Good day mga koy. So ang ating topic ngayon ay itong PBE trade rumors, San Miguel TNT blockbuster, Mikey Williams trade suggestion. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So una nga dito itong Chris Ross, Rodney Brunjal para dito kay Mikey Williams. So ito nga ay matatawag natin na least favorable trade para sa TNT dahil si Chris Ross at saka si Rodney Brunjal ay hindi na kasing tikas ng laro kay Mikey Williams. Ang impact ni Chris Ross at saka ni Rodney Brunjal ay malayo kung ikukumpara nga dito kay Mikey Williams. So itong si Rodney Brunjal nga ay pwede nga ito nilang maging trade asset in the near future. At dahil nga itong si Rodney Brunjal ay naglalaro nga ito bilang sentro at saka power forward. So sa ngayon nga itong si Rodney Brunjal ay malaki pa rin naman ang naitutulong ito dito sa San Miguel Vermin. At dahil nga dito nga mga koys ay masasabi natin na malaking bagay pa rin at malaking asset pa rin itong si Rodney Brunjal ng San Miguel Vermin. At itong si Chris Ross naman mga koys, kung pag-uusapan natin na bakit napasama siya dito sa trade package ng patong pagkuha dito kay Mikey Williams, sa akin naman mga koys, medyo malabo na nga ito dahil itong si Chris Ross, kung matatandaan natin, ay in-appoint na nga ito bilang assistant coach ng SMB. So maari dito mga koys kumuha ang SMB sa ibang mga player dito at hindi nga mapasama itong si Chris Ross dahil sa initial nga na sinasabi ng kuliglig na kasama itong si Chris Ross sa package deal. So pupwede dito nga itong si Simon Inciso dahil isang gwardiya din naman itong si Simon Inciso at nandiyan na si Terrence Romeo. So healthy na nga si Terrence Romeo kaya itong si Simon Inciso maaaring mapasama sa package deal dito sa trade o kaya itong si Jericho Cruz dahil na rin sa pagdating nitong si Jerome Ting dito sa SMB ay nag-aagawan na nga sila ng minuto. Kaya po pwede itong si Jericho Cruz mapasama doon sa trade deal dito kay Mikey Williams. So po pwede naman mga koys, wala namang imposible dito mga koys dahil ito sa ngayon ay rumors pa nga ito. At ito ay base sa sinasabi ng kuliglig. So yung pangalawang magiging senaryo dito nga mga koys, ang sinasabi nga ng kuliglig ay itong si Mutaw Tua palit dito kay Mikey Williams. So kung itong si Mutaw Tua mga koys at Mikey Williams nga, ito ay maaari nating matawag na fair trade. Kung titingnan nga natin ang sitwasyon ni na Mikey Williams at ang TNT ay hindi na nga magdadalawang isip itong TNT na i-straight swap na nga itong si Mikey Williams at Mutaw Tua. So kung matatandaan nga natin mga koys, itong si Mutaw Tua ay hindi na ito bago dito sa TNT Tropang Giga dahil nanggaling na nga siya dito sa TNT Tropang Giga at nakuha nga siya bilang first overall pick ng TNT Tropang Giga. So sa tingin natin mga koys ngayon itong TNT Tropang Giga kung gugustuhin nila itong si Mutaw Tua ay parang inaani na nga nila itong si Mutaw Tua dahil alam naman nila kung ano ang kalidad nitong season center dahil sa experience at reliability na rin sa paglalaro mga koys. So ito yung nagiging asset na ngayon nitong si Mutaw Tua. So medyo kailangan nga sila dahil nga itong si Iram ay mayroon nga itong injury pa at itong kanilang big man na si Galinato ay mayroon din injury. So nangangailangan nga talaga sila dito ng big man. So ito namang pangatlong proposal ay itong Mikey Williams at CJ Perez. Ito ay masasabi nga natin mga coach na ideal trade para kay Mikey Williams dahil kung willing nga itong SMB na kunin itong si Mikey Williams dito sa TNT Tropang Giga at ituloy ang negotiation nga dito kay Mikey Williams at CJ Perez trade. So pareho dito makikinabang ang dalawang kuponan dahil sa tingin natin nga mga koys, malaki din ang impact nitong si Mikey Williams sa San Miguel Vermin at vice versa na rin naman itong si CJ Perez dito sa kupunan ng TNT Tropang Giga. At lalong-lalo na ngayon nga mga koys na nangangailangan itong TNT Tropang Giga
ng matatawag nilang point guard dahil nga sa medyo nagkakaedad na rin itong si Jason Castro at si Pugoy naman ay mayroon pang iniindang injury. Ito nga yung sakit niya sa puso. So itong si CJ Perez, malaki rin kawalan talaga ito kung mapupunta ito sa TNT Tropang Giga. So nasa dalawang kampo na lang kung paano ang magiging negosisyon dito, mga Koys. Pero para sa atin, malaking kawalan itong si Mikey Williams at saka itong si CJ Perez sa SMB. Dahil itong si CJ Perez ay galing pa lang ito sa magandang performance niya kung saan napasama pa nga siya sa pinagpipilian na maging MVP. At itong si Mikey Williams naman, mga Koys, maganda rin naman ang naging laro nito at naging MVP na nga ito sa Finals MVP at nag-champion na rin ang kanyang kupunan na TNT Tropang Giga dahil sa kanya. Kaya itong si Mikey Williams, subok na kung sa kanyang experience at saka sa paglalaro dito sa basketball ay malaki na nga ang nakita nating progreso dito sa kanyang paglalaro dahil kaya niyang iangat ang isang kupunan niya, lalong-lalo na yung kanyang kupunang TNT Tropang Giga dahil sa kanyang paglalaro dyan sa loob ng court. At kayo mga Koys, ano yung masasabi niyo patungkol dito? So pupwede ba maging matawag natin na ideal trade itong CJ Perez at Mikey Williams? So iwan nyo lang dyan sa baba ang inyong mga komento at suggestion. God bless you all. Bye-bye.